Samahan niyo po akong pakinggan ang kwento ng isa nating letter sender. Dear Moment of Romance, magandang gabi sa lahat ng inyong mga listeners. Nais ko lang po sanang ibahagi ang aking kwento ng buhay at sana ay kapulutan niyo rin ng aral nito. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Tyrone. Lumaki ako sa isang maayos na pamilya. Ang tatay ko ay isang tricycle driver, samantalang ang nanay ko naman ay nagtitinda sa palengke. Wala akong kapatid. Mabuti na nga lang ay mayroon akong matalik na kaibigan. Kapitbahay namin siya. At siya si Macy. Hindi niya tunay na pangalan. Nagkakilala kami nung lumipat sila sa barangay namin. Dahil sa wala nga akong kapatid, ay gustong gusto kong nakikipaglaro sa ibang mga bata. Isang araw, nakalaro ko si Macy. Mula nga noon ay naging magkaibigan na kami, pati na rin ang aming mga magulang. Sa school rin na pinapasukan ni Macy ako pumasok ng elementary. Kaya madalas kaming sabay na pumapasok. Isa pa ay naging service kasi niya ang tatay ko. Kaya mas naging close pa kami lalo, pati pag-uwi ay sabay din kami. Pag-uwi naman namin ay naglalaro pa kami o kaya naman sabay rin gagawa ng aming mga takdang aralin. Hanggang sa makagraduate kami ng elementary ay close pa rin kami ni Macy. Minsan nga, natutukso na nga rin kaming madalas na crush namin ang isa't isa. Pero sa totoo lang, ay crush ko nga si Macy. Hindi ko lang alam kung ganun din siya sa akin. Ngunit nang mag-high school na kami ay biglang nagbago ang lahat. Naramdaman ko kasi isang araw na parang unti-unting umiiwas na siya sa akin. Kung dati ay palagi kaming magkasama, ngayon ay pakiramdam ko na ang layo-layo na niya sa akin. Isang hapon habang papauwi kami galing school, ay tinanong ko siya kung bakit parang bigla na lang siyang umiwas sa akin. Wala lang. Sagot naman ito. Pero pinilit ko pa rin siya na sabihin ang totoong dahilan. Macy, ano ba talaga problema? May nagawa ba akong masama sa'yo? Inis kong sabi sa kanya. Wala naman akong natatandaan na may ginawa kong masama, di ba? Ayoko na ganyan ka. Umiiwas sa akin. Dugtong ko pa. Hindi pa rin siya kumikibo. Sa inis ko ay hinawakan ko ang kamay ni Macy at hinarap ko ang mukha niya sa akin. Nagulat naman ito sa akin ginawa. Sabi niya, "Ano ba, Tyrone?" Sabay iwas ng tingin niya sa akin. "Macy, please, huwag ka namang ganyan. Hindi ko kayang ganyan ka." Nalulungkot ako. Narinig ko namang pumuntong hininga lang siya. Sabay sabing, "Kaya lang naman ako umiiwas kasi ayokong maramdaman mo ang nararamdaman ko para sa'yo." Tugon nito. Ako naman ang nagulat sa sinabi niya. May lihim din pala siyang pagtingin sa akin. Nang araw nga na yon ay nagkaaminan kami ng aming nararamdaman sa isa't isa. Nagkasundo rin kami ng mga oras na yon na mag-on na kami. Nang sinabi naman namin ito sa aming mga magulang ay magkaiba ang kanilang mga naging reaksyon. Ang mga magulang ko ay masaya dahil alam nila kung ano ang nararamdaman ko para kay Macy. Samantalang ang mga magulang naman ni Macy ay kabaliktaran nito. Kasi bata pa daw kami para sa isang relasyon. Ngunit nangako naman ako sa kanila na magiging inspirasyon lang namin ang isa't isa. At hindi namin pababayaan ang aming mga pag-aaral. Kaya sa huli ay pumayag na rin ang mga ito. Mabilis na lumipas ang taon, katulad ng ipinangako namin sa mga magulang namin ay nakapagtapos nga kami sa high school. Tumangtuwa ang aming mga magulang. Kaya mas naging maayos ang aming relasyon dahil sa tiwalang ibinigay nila sa amin.
pagtungtong naman namin sa kolehiyo, pumasok kami ni Macy sa isang universidad. Magkaiba nga lang kami ng kurso. Pero kahit na ganon, ay palagi pa rin naman kaming nagkikita at hindi nawawalan ng oras sa isa't isa. Hinahatid ko rin siya pauwi sa kanila bago ako umuwi sa amin. Lumipat na kasi sila ng bahay pagka-graduate namin ng high school. Naging maayos pa rin ang aming relasyon kahit na mas priority namin ang pag-aaral. Lumipas ang mga buwan hanggang naging taon. Nakatapos na kami sa kolehiyo ni Macy. Mabilis naman kaming nakahanap ng trabaho. Mahal na mahal ko talaga si Macy. Kaya isang araw, kinausap ko ang magulang niya. Nagpaalam ako sa mga ito na gusto ko nang mag-propose sa anak nila. Pumayag naman ang mga ito. Kaya napagdesisyonan ko na sa birthday na ito ganapin. Dumating ang araw ng birthday ni Macy. Nagkasundo naman kami na susunduin ko siya gamit ang tricycle ng tatay ko sa trabaho niya para mag-celebrate sa isang restaurant. Pero wala siyang alam sa mga plano ko. Masayang masaya pa ako habang tinatahak ko ang daan patungo sa trabaho ni Macy. Maayos naman akong nakarating doon. Nakita ko agad si Macy na nasa labas na at inaantay ang pagdating ko. Nang makita niya ako ay agad niya akong sinalubong ng yakap at halik. Sabay-sabi niya sa akin, "I love you, Tyrone." Nagtaka naman ako noon kasi hindi naman ganun kasweet si Macy. "Ano kayang mayroon?" Naitanong ko pa sa sarili ko. Kahit na ganun ang naramdaman ko ay pinili ko pa rin na maging masaya kaysa mag-isip ng hindi maganda. Binati ko pa si Macy ng happy birthday, sabay kiss din sa labi niya. Bago naman ito sumakay sa tricycle. Nagbibiruan pa kami at masayang nagkwekwentuhan nang biglang may malakas na tumama sa tricycle na aming sinasakyan. Sa bilis ng pangyayari ay wala na akong natandaan pa. Nagising na lang ako na nasa hospital na ako. Pagmulat naman ng mga mata ko ay si Macy agad ang hinanap ko. "Nasaan po si Macy, Nay?" Maiyak-iyak kong sabi. Dahil sa sakit ng mga sugat ko, hindi naman sinagot ni Nanay ang tanong ko. Bagkos sabi niya sa akin ay magpahinga na lang daw muna ako. "Nay, nasaan nga po si Macy?" Tanong ko ulit dito. "Please, sabihin niyo naman sa akin." Pamimilit ko pa kay Nanay. Doon na nga nag-iiyak ang nanay ko. "Anak, wala na si Macy. Patay na siya. Hindi na siya umabot sa hospital." Sabay yakap sa akin ni Nanay. "Hindi, Nay. Hindi maaari. Magpapakasal pa kami ni Macy, diba?" Sabay tulo ng mga luha ko. "Wala na tayong magagawa, anak." Hagulgol na lang ang naitugon ko sa huling sinabi ng nanay ko. Hindi ko na natandaan pa ang sumunod na nangyari. Naalala ko lang pagkatapos ilibing si Macy ay nawalan na ako ng gana sa buhay. Ni pumasok sa trabaho ay hindi ko na nagawa. Isang araw naisip kong lumabas ng bahay. Iniisip ko ang lahat ng masasayang araw namin ni Macy at ang matamis niyang bati sa akin nung sunduin ko siya sa trabaho niya nung gabi na yon habang ako'y naglalakad at tulala. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Naisip ko na lang na tapusin na rin ang buhay ko para makasama ko na rin si Macy. Bumalik lang ang ulirat ko nang biglang may marinig akong isang malakas na kalembang. Galing pala ito sa kampana. Pagtingin ko sa paligid ay nasa tapat na pala ako ng simbahan. Parang bigla ko naman ulit naramdaman ang sakit ng pagkawala ni Macy. Kaya pumasok ako sa simbahan at pilit na nagdasal. Sa hindi ko alam na dahilan ay parang na-relieve naman ako.
nawala ang kanina lang na nararamdaman kong kirot sa puso ko. Naisip ko tuloy nun na hinipo siguro ito ng Diyos. Paraan na din niya ito para sabihin na nandito lang siya at hindi ako nag-iisa. Sa ngayon ay 5 taon na ang nakalilipas mula nang mawala si Macy. Inaamin ko na hindi pa rin ako nakaka-move on. Pero pagka-uwi ko noon galing simbahan ay nangako ako sa Diyos na aayusin ko na muli ang buhay ko. Alam ko rin kasi na ayaw din ni Macy na maging ganun ako. Sa buhay may mga pangyayari talaga na susubok ng iyong katatagan sa pananampalataya. Pero huwag ka lang sana makakalimot na may Diyos sa taas. Katulad nga ng palagi nating naririnig, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Sa'yo binigay ng Diyos yon, kasi alam niya na kaya mo. Macy, kung nasaan ka man ngayon, mahirap man tanggapin ang pagkawala mo, pero patuloy pa rin akong lalaban. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y may natutunan kayong aral sa istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Tyrone.